Okay guys, continuous na tayo. Magiging topic natin ngayong araw tungkol dun sa mga refrigerator. Nagkumpara tayo sa tatlong refrigerator. Yung tinatawag nating PCB type inverter unit, PCB type non-inverter unit, at mechanical type non-inverter pa rin. So, iko-comparison natin silang tatlo kung sasabihin natin nakakatipid ba talaga tayo pag gumagamit tayo ng inverter o even dun sa PCB type or even dun sa mechanical type. Lahat silang didiscuss natin, refrigerator, pare-parehong no pros. So, ibig sabihin, equal siya sa kuryente, sa ano, sa compressor, the same design siya. Ang sa loob niya, no pros, may electric fan, may fan motor, o tinatawag na direct cooling. So, iko-comparison natin yung tatlo at sana po dito sa video na to may matutunan kayo para doon sa comparison natin bago kayo bumili ng refrigerator. Kasi marami din nagtatanong. Meron na rin naman akong tips regarding sa refrigerator. Tips before buying refrigerator na i-vlog ko na rin yon, na iko-compara natin yung no pros tsaka sa mga manual defrost at tsaka doon sa walang pan motor talaga at walang defrost. So, na-comparison ko na kung alin yung mas maganda. Ito naman yung comparison natin, yung tatlong unit na pare-parehong no pros, di ba? Pare-pareha siyang no pros, pero magkakaiba sila ng category. Kasi nga, isa inverter, PCB type inverter, yung isa inverter lang. Non-inverter, pero PCB type din. Tapos yung isa, mechanical type. So, tatlong unit siya. Uulitin po natin, PCB type inverter unit, PCB type non-inverter unit at mechanical type non-inverter unit, all the same is no pros. So, yan yung pag-uusapan natin ngayon. Nag-prepare ako ng papel para yun po yung magiging discussion natin. Maipaliwanag natin dun sa papel, at least makita nyo rin. Iyaharap po yung camera dun para magkaroon kayo ng idea bago po kayo bumili ng refrigerator, kasi na-discuss ko na before yung refrigerator, kung ano naman yung mas magandang bilhin, kung pan motor o walang pan motor, no pros o manual defrost o yung ordinary lang. So ngayon, pag-uusapan natin yung comparison ng tatlo para at least kung bibili ka talaga ng refrigerator na para-parehong no pros, may pagbabasihan ka na mas prepared mong bilhin. Hindi yung bibili ka lang bigla, ay gusto ko to kasi inverter type, ay gusto ko to kasi PCB may display, nakikita ko yung lamig sa loob, ay gusto ko to kasi manual to, timer, madali lang yung pyesa, ganun po. Kasi iba natutuwa dahil inverter, yung iba naman natutuwa dahil lang may display yung unit, tapos LED pa daw yung ilaw. Yun yung mga nagiging basehan ng mga customer ngayon. Na pag na bumili ka naman din sa mall sa mga salesman, papaliwanag lang naman sa iyo niyan, hindi po niyan ipapaliwanag yung other side. Ang ipapaliwanag lagi niyan is yung advantage side. Halimbawa, sasabihin niyan, ma'am, LED na po sa loob to, mas matibay, which is true. Ay ma'am, ano po to, yung display niya, kita nyo, colored na. Kasi yung dating colored, parang linya-linya, dating ilaw, yung LED, yung numbering, so guhit-guhit lang. Yung bago ngayon, yung mga bago, meron ng LED, may kulay-kulay na. Ah ma'am, eto may sounds pa nga. So, doon tayo magka-comparison. So, ibabaligtad ko yung camera para maipaliwanag ko po sa inyo na maayos yung comparison ng tatlo. Meron lang akong piniper na konti base doon sa akala mo, para hindi na rin maligaw yung iba. Iko-consider ko na rin yung tinatawag nating alin yung madaling ma-modify. Kasi, isa sa consider natin, aminado naman tayo, na yung mga technician ngayon, marami po nagme-message sa akin, tinatanong nila, sir, pwede ko bang i-modify to? Sir, pwede ko bang i-modify rin to? Sir, pwede ko bang gawin ng ganito papunta sa ganito? So, dito sa discussion natin, kasama na sa pagpapaliwanag yon. Paliwanag ko sa inyo isa-isa, kukontinuous ko yung video, ibabalik pa rin ko yung camera, kasi iyaharap ko yung papel. Okay guys, andali lamang po. Okay guys, balik na tayo. Ito na yung pinag-usapan natin, may ginawa akong papel. Sana nakikita nyo, medyo malabo or ano pa man. Yan, at least ito inverter to. Baka medyo malabo kasi ako, malabo na rin mata ko. So, i-discuss na lang natin yung tinag-uusapan natin kaninang tatlong no pros. So, magsimula tayo dun sa tinatawag natin inverter type o PCB type. Ito yon. So, meron akong nilagay na energy consumption, advantage, disadvantage, available local market ba siya, conversion, run without PCB,
parts to be used for modification kung sakaling magmo-modify tayo. So, ang comparison natin, inverter type, dahil sabi ko nga sa inyo, inverter type, overall inverter ang PCB, pati yung kanyang compressor. So, anong energy, less energy consumption? Opo, tama po. Kasi nga, ang inverter type, hindi siya gaya ng mga ordinary refrigerator na pag nag-start, mataas ang ampere. So, less energy consumption kagad siya. Advantage niya na yon. Kasi magsisimula siya sa low speed, papunta sa high speed. Okay po. Ang disadvantage niya, totoo. Baka sabihin nyo, walang disadvantage. Ang disadvantage po ng inverter type, expensive ang PCB o ang compressor. Ulitin po natin, advantage niya lang, less energy consumption. Okay po. Pero napakamahal po ng kanyang PCB o compressor. Pagkatapos, ang isa pa, hindi natin siya basta-basta mamomodify, maliban na lang kung magpapalit ako ng compressor. Tapos, maglalagay ako ng defrost timer, maglalagay ako ng thermostat, maglalagay ako ng bimetal, tapos kung gagamit ako ng pan motor na 220, papalitan ko din or gagamit ako ng transformer. So, yun ang disadvantage ng inverter unit. Marami kang papalitan pagka i-modify natin kung halimbawang namamahalan ka sa PCB. Available ba siya sa local market? Hindi po. Tatakbo ka lang sa service center o doon sa mga taong marunong mag-repair ng PCB. Pero isipin mo, pag walang available sa market, ano gagawin? I-re-repair. Ilang araw i-re-repair yan? Sabihin na natin ang minimum of 3 days. 3 days kang walang refrigerator. Yun po. O diba? O conversion. Hindi po posible maliban kung magpapalit nga tayo ng dalawang major parts. Either yung compressor at saka yung PCB. Magpapalit po tayo, maiko-convert natin siya sa ordinary refrigerator pero no pros pa din. O kahit sabihin mong lagyan natin ng hindi na no pros yung gawin nating ordinary run, magpapalit pa rin tayo ng compressor. Kasi nga, yung compressor hindi po tatakbo ng walang PCB. Ayan o, run without PCB. No, hindi po aandar ang compressor ng inverter type ng walang PCB. So, isa sa mga disadvantage. Parts to be used for modification. Yung gaya nga nasabi ko, lahat ng major parts halos papalitan natin. Magpapalit tayo ng compressor, maglalagay tayo ng universal PCB. So, dalawa lang. Ngayon, kung gusto mo naman ng manual type o yung tinatawag na defrost timer type, mechanical type, papalit tayo ng defrost timer, thermostat, bimetal, pan motor, and transformer kung gumagamit siya ng 12 volts or pan motor, papalitan natin ang buo na 220. So, ayan yung mga comparison natin, yung magiging ano natin sa inverter type. Kaya bago po kayo bumili ng inverter type na refrigerator, i-consider nyo rin po lahat to. Consider nyo, inverter type, yes. Less consumption, yes. Advantage, yun. Less consumption lang talaga. Wala akong makikitang advantage niya. Maliban doon sa less consumption. Pero tingnan mo yung disadvantage niya. Expensive parts. Compressor and cannot modify easily. So, diba? Doon pa lang, lugi, available sa market? Hindi po. Takbo mo, service center. Alam naman po natin na hindi lahat ng service center ay mayroong kagad stock. Okay po, conversion, hindi rin, maliban kung magpapalit nga tayo ng compressor. Run without PCB, hindi mo rin mapapaandar ang compressor niya nang walang PCB. And then, parts to be used, masyadong marami. Okay po, may nabibili na PCB, to be reminded, gaya na na-discuss ko before, nakita ko na rin yata sa group page o sa Lazada. Universal PCB para sa AC pa lang yata yung nakita ko, so around 6,000 plus. Ang bili mo na doon sa unit mo is 15,000. Almost konti na lang, kalahati na. Okay po. Ngayon, tungo naman tayo sa PCB type non-inverter. Okay po. PCB type tayo, non-inverter. Teka, sinasentro ko. So, ito yung comparison natin versus siya, ha? Kumbaga, versus. Lagyan natin, versus. Yan. Inverter type versus PCB non-inverter type. Energy consumption? No. But, sa model ngayon ng mga design ng mga manufacturing,
o manufacturer o yung mga brand, nagdi-design na sila ng less consumption para dun sa mga refrigerator or mapa-AC. Hindi na siya ganun kataas compare mo before na talagang matataas. Kumbaga, ano na po siya, grade A, yun yung mga tinatawag nilang less energy consumption na rin. Hindi man po ganun kalaki, pero nakadesign na po siya kasi lahat ng manufacturer ngayon, binibigyan na sila ng pagkakataon mag-design ng less energy consumption kasi isa rin yung sa magiging advantage para maging magbenta yung produkto nila. Diba? Kahit sabihin mo siyang hindi siya inverter, pero may ano na siya, grade A kung tawagin, mababa na yung consumption ng kuryente niya. So, ano advantage niya? Can modify. Mamamodify natin po siya, nabubulo lang ako, mamamodify po natin siya kahit ang gagamitin natin, universal PCB. Halimbawa po, di ba, nasira yung PCB mo, pwede tayong bumili ng universal PCB na nagkukos ng 400 and up ang presyo. Depende sa design at saka depende dun sa kanyang function. So, ngayon, kung pupunta naman tayo dun sa tinatawag na defrost timer, yon gagamit din tayo. Same, defrost timer, thermostat by metal. Ngayon, yung pan motor, nga sabi ko, kung 220 o 12 volts, either transformer or magpapalit tayo ng pan motor. Disadvantage. Oh, cannot run without PCB. Oh, hindi mo rin siya mapapatakbo ng walang PCB basta-basta unless magmo-modify tayo. Diba? Kasi halimbawa, nasira yung PCB mo. Tapos sabihin mo doon sa technician, paandarin niya ng manual. Eh, hindi mo mapapaandar din siya ng basta-basta. Kasi nga, yung PCB niya, wala din naman siyang thermostat kung tutuusin. Hindi naka-indicate sa kanya na may thermostat, paano natin siya mapapaandar? So unless, magkakabit ako ng thermostat. Tapos, hindi rin siya available kagad sa market. Ang PCB na mga PCB non-inverter type unit, hindi rin po available unless ipapagawa mo dun sa technician na marunong maggawa, mag-aantay ka pa rin ng ilang araw. So, hindi mo rin siya agad-agad mapapaandar manually. Okay po, yun yung disadvantage din niya, hindi rin available. At saka, mahal talaga piyesa din ng PCB type, aminado. Nasa 3,000 yata yung ordinary na nakita ko. Tapos, available ba siya sa local market? Yun nga, sabi ko, hindi. Conversion, yes. Pwede po natin siya i-convert kung meron available yung technician ng universal PCB or yung mga defrost timer, tapos yung iba pa niyang pyesa. Common naman kasi parang defrost timer. Run without PCB, yun nga sinasabi ko, hindi. Kasi unless, maglalagay tayo ng thermostat. So, kasi, eh kung yung technician walang thermostat, hindi mo rin mapapaandar. Diba? Kasi wala naman sa unit na thermostat eh. Yung kanyang ano lang mismo eh. PCB lang ang kukontrol sa lamig eh. So, hindi mo mapapaandar. Pwedeng mapaandar, pero gagamit ka pa rin ng pyesa. So, parts to be used for modification, universal PCB lang, yung pinakamura, 400 and up pataas. Tapos, kung gusto mo naman ng defrost timer type, defrost timer, thermostat by metal, pan motor, or transformer para dun sa pan motor. So, ulitin po natin, ang pinagkukumpar lang natin, iipis pa, pasaway. Pinag-compare natin, inverter type versus PCB non-inverter type. So, nakita nyo yung comparison niya. Run without PCB, pareha sila, no? Ang advantage lang ng isa, less consumption. Pero sabi ko nga yung isa, yung PCB non-inverter, may mga design na ngayon na mababa na rin ang energy consumption. Disadvantage, pareha sila. Mahal ang presyo ng PCB, tapos hindi rin available sa market. Okay po, service center lang o yung mga technician na may mga na-repair na o magpapa-repair ng PCB. Okay po, parts modification, ganun din, gagamit ka ng maraming pyesa. So, from 400 and up, tapos pag mga defrost timer ang gagamitin mo, mga 1,000 and up plus service. Okay po, ganun din yung mangyayari naman sa inverter type, compressor din, papalitan natin. Eh, ang compressor pa lang minimum nasa 3,000 ata. Depende sa laki ng unit. So, estimate na natin yun. Okay? Punta naman tayo sa pangatlo. Kasi sabi ko nga sa inyo, lahat sila, no, pros. Okay? Lahat sila, no pros. Ipis. So, punta na tayo sa, iko-compare natin, na tinatawag nating inverter type versus PCB non-inverter type versus defrost timer type non-inverter. Okay? Less energy consumption,
No, pero gaya na sabi ko, yung mga model ngayon nakadesign na ng less energy consumption. Hindi siya ganun kataas, hindi rin siya ganun kababa. Compare mo kay inverter. Kasi ang starting nito, halimbawa, ang normal niya is 2 ampere. Pag nag-start siya, naabot ng 3 ampere, mataas. So, mataas. Pero babalik siya sa 2 ampere. Okay po. Tapos, advantage niya sa lahat, easy to repair. Advantage po sa lahat ng dalawang nasa taas, easy to repair. Kahit sinong technician matututunan to. Kasi sa inverter type, remind po, kailangan dito yung mga technician may proper training. Sa PCB type, parang ganun na din. Pero pwede na rin yung mga expert lang. Pero dito, sabihin natin pati yung mga ordinary technician na marunong sa refrigerator, kayang-kayang i-repair kahit ikaw na nasa bahay, may basic ka sa electronics, kaya mo. Diba? Disadvantage, wala po akong masasabing disadvantage sa kanya. Wala po talaga eh. Ano ba ang disadvantage niya? Eh, parehas para. Ang usapan lang naman natin is pare-parehong no pros. So, wala siyang disadvantage para sa akin. Ang gaya na sabi ko, pinagkukumpara natin yung tatlo. So, wala akong masabing disadvantage sa kanya. Kasi pare-pareha silang no pros eh. Pare-pareha silang may heater. Pare-pareha silang may fan motor. O yung tinatawag na direct cooling. Ang pinaka-importante, available parts in local market? Yes, anywhere. Bakit? Kasi ang defrost timer, available yan kahit saan. Sa mga ordinaryong tindahan ng mga refrigerator. Or kaya kung wala man, sigurado hindi ka nalalayo ng gaya dito dun sa dalawang to na service center lang ang kakausapin mo. E paano kung wala din sa service center? So, wala ka. Mag-aantay ka. Oh. Tapos, conversion. Yes, pwede rin natin siyang gawing universal type, but not necessary. Kasi ha-under naman siya eh. Bakit? Run without PCB? Yes. Bakit? Halimbawa, eto, di ba defrost timer type to? Nasira yung defrost timer. Walang makita yung technician kasi nung pumunta sa bahay mo, chineck up. Ay ma'am, sira yung defrost timer kasi nag-i-yellow yung unit mo, yung defrost timer mo hindi na-under. Pwede mo i-request sa technician, pa-underin mo naman yung unit ko kahit pansamantala. Opo, mapapa-under natin yung repair. Bakit? Meron kasi siyang thermostat sa loob. Ang thermostat po ang nagko-control ng on and off ng unit. Yung defrost timer naman kasi is tinatawag natin nagko-control para maging no-frost siya. So, ibig sabihin, yung manual defrost na tinatawag, eto yun. Yung halimbawa na puno na yung yelo, i-defrost mo. Yun yung kalalabasan. Tinanggal lang yung defrost timer. Kaya pag meron po kayong ganyang unit at sinabi ng technician, sira yung defrost timer o kaya sira yung heater, eh di pa-underin mo yung unit ng manual, may kukonekta lang siya sa thermostat. A-under po ang unit mo, pero magma-manual defrost tayo. Yun yung tinatawag na pag nag-yelo ang evaporator or hindi na masyadong lumalamig, lalo na yung two-door, malamig sa taas, pero sa baba hindi kasi napuno na ng yelo, i-manual defrost mo. Okay po. Parts to be used for modification. Wala eh. Kasi nga eh, kahit pag nasira yung defrost timer niya, pwede umandar yung thermostat. Alam nga naman, nasa defrost timer ka, bibili ka ng universal PCB. Pwede. Yun yun. Lalagay mo ng universal PCB. Pero matrabaho. So, ang gawin mo, thermostat na lang. Tapos bumili ka ng defrost timer. Magkano lang ang defrost timer? 400 din pataas. So, parehas dun sa universal PCB. Yung sinasabi ko kasing universal PCB 400, yun yung pinaka-low end. So, yung pinaka-high end, depende na po sa klase at sa brand. Okay po, so nakita nyo yung comparison natin sa tatlo. Ito po yung lang para sa akin bilang technician po. Remind ko din sa mga customer, bago po kayo bumili ng refrigerator, i-consider nyo to. Available parts in local market at saka yung conversion. Bakit? Kasi kung halimbawang walang mabiling PCB, at least yung technician na makakausap mo, kaya niya mag-conversion. Pero dito nga, sabi ko sa inyo, available siya kahit saan. Lalo kahit sa mga probinsya, available. Ito, sigurado lalo na yung mga latest model ng inverter type. Do you think ba available kagad sa market yan? Hindi. At huwag nyo rin husasawak yung sasabihin, may 1-year warranty. Bakit? Meron pong unit, kaka-deliver pa lang, sira na kagad. Hindi umaandar. Totoo po yun. Yun yung tinatawag nating factory defect. Pero 0.1% na siguro yun. Pero, hindi mo rin masabi na baka sa'yo mapunta yung pagkakataon na yon. Kasi meron pa rin point na chance na may sirang unit. So, ayan. Ay, paliwanag ko na po yung comparison natin sa lahat
ng NoPros na sana i-consider mo bago ka bumili ng refrigerator. Kasi marami nagtatanong, gusto ko talaga ang inverter. Pero i-consider mo doon sa inverter lahat to. Ngayon, gusto ko PCB type lang kasi maganda yung PCB type dahil yung display LED na siya, tapos yung ilaw sa loob LED na rin, mas maliwanag. Opo, mas matibay at mas maliwanag ang LED type. Pero meron na rin pong defrost timer type na kung tawagin ay gumagamit na rin ng LED na ilaw sa loob. Kung LED lang ang habol mo, dito ka na. Pero kung hahabol mo dahil may kita mo may setting, may dipindot-pindot ng medyo social, yung tinatawag na payabangan modes, kung tawagin, dipindot-pindot lang, touchscreen lang, yun yung nagiging ano. Kaya ka rin naman napapamahal dahil doon sa mga touchscreen. Yung touchscreen na mga sa display, aminado matagal masira po yun. Kahit po dito sa akin at saka doon sa pinanggalingan kong brand, matibay po ang mga touchscreen. Pero yung PCB niya doon sa nagko-control sa compressor, hindi ko po kayo masasagot. As long as electronic yan at gumagamit ng kuryente, hindi ko po kayo masasagot kung gaano siya katibay. Kasi nagdidepende rin tayo sa kuryente. Kung ano yung pinapasok niyang kuryente at ano yung kaya niyang i-absorb na kuryente. Pag ang kuryente natin nag-overvoltage, sira ang PCB mo. Pero dito sa defrost timer, kahit mag-overvoltage siya, magka-cut off lang yung overload nito. Kasi matataas yung high ampere, o magka-cut off lang siya. Pero dito, may tendency masira po yung PCB nila. Lalo na pag nag-under voltage o nag-over voltage. So, usapan natin, NoPros. Sana po kung may mga katanungan pa kayo, mag-comment lang po kayo below. Gaya na nasabi ko, etong isineshare ko po is aking kaalaman at aking natutunan. Kasi marami rin nagtatanong, ano ba daw yung mas magandang bilhin? Ako, gaya nga nasabi ko dun sa una kong video, tips before buying refrigerator. Diba ang binanggit ko, NoPros. Yung mga may pan motor sa evaporator. Bakit? Kasi para hindi ka na magde-depros manually. Pero, doon sa NoPros na yan, alin naman ang pipiliin mo? Inverter type? PCB ng inverter type? Or depros timer type? So, my comment? Eto po. Okay ako dito. X ako dito. X ako dito. Bakit? Ang pinag-uusapan lang po natin sa ngayon, dito pa rin ako. In the long run, ano yung mas matagal pala? Marami lang pong refrigerator na mga sinauna, maabot ng 20 years, 25 years. Ito po yung mga model na yun, defrost timer type. Wala pa mga PCB masyado noon ng mga panahon na yun. Meron man, pero hindi pa ano, pero hindi pa ganun kasikat. Pero kung may PCB type man na tumagal, pero pag nasira na siya, kababagsakan mo, dito pa rin. Yan pong yung mga yan, gagastos tayo, ang kababagsakan yan, eto pa rin. Pero eto, hindi ko pwedeng i-convert papunta sa inverter. Hindi. Anda, Diyos ko, di sana bumili na lang ako ng bago. Eto, pwede ko rin convert dito? Pwede po. Pero, gagastos din ako kasi dadagdag ako mga sensor. Diba? Pero, eto, lahat yan, ang below nyan, dito. Sa group natin, sa mga group na nababasa, mapa-customer, mapa-technician, lagi nilang problema, PCB. Totoo po yun. Siguro, yung mga design din ng manufacturer, hindi pa nila na-perfect, pero naaminado naman tayo, hindi po gagawa ang isang manufacturer ng perfect na PCB. Kasi, mahal. Yun yung tinatawag, kaya po nila. Kaso, willing ka bang gumastos? Diba? Para mga, kung yung mga sasakyan nga na mamahali na halos milyon-milyon nasisira pa din diba? Yan pa kaya mga refrigerator gagastos, alam nga naman gumastos ka sa refrigerator ng 1 million, sasabihin nila matibay, bibigyan kanya siguro 5 years warranty, 10 years warranty, kasi ang binibigyan lang nila ng ganyan naman malimit, mechanical electrical, bihirang-bihira, yung compressor, bihirang-bihira din naman masira kumpara mo sa PCB. Bakit hindi natin baligtarin? Oh, yung mga manufacturer ng brand. Bakit hindi natin baligtarin? Kasi ang nakalagay sa kanila, 'di ba? 10 years warranty sa compressor. 5 years warranty sa compressor. Pero yung PCB, may nakalagay ba? 2 years or 3 years warranty sa PCB? Wala. So ang nakalagay lang compressor. Okay, sandali lamang po. Okay guys, balik na tayo. O gaya na napag-usapan natin, pinagkumpara na lang natin yung tatlo. Lahat tayo is NoPros. Kausap kasi ako kanina. Pinag-usapan natin is NoPros. Kung yung dating suggestion ko, tips before buying refrigerator,
doon pa rin ako sa no pros. Ngayon, dito naman sa tatlo, yung inverter type, PCB, non-inverter type, at saka defrost timer type, prepare ako sa defrost timer type. Bakit? Easy to repair bilang technician. Ako na nga technician, pipiliin ko pa rin to. Ikaw pa kayang hindi technician. Pero, sabi mo nga, maganda inverter type, dahil makakamura ka sa kuryente, i-consider mo itong isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So, hindi ko kaya i-convert to, maliban na lang kung magpapalit ako ng compressor at gagastos ako ng ganito. So, sabihin na nating 1,000 and up plus service pag kinonvert. Sabihin na nating gagastos ka dito ng mga 5,000 and up plus service, maiko-convert natin siya, ang inverter type. Ang PCB type, pag i-convert lang natin, either gagamit tayo ng universal PCB na nagkocost ng 400 and up, or gagamit tayo ng kanyang mechanical type na defrost timer, thermostat, and so on. So, around 1,000 and up plus service charge. Dito sa defrost timer type, wala po tayong gagastusin pag nag-convert tayo. Masira ang heater mo? Okay lang. Masira defrost timer mo? Okay lang. Mapapa-under natin ang unit. Okay po. Bakit? Thermostat. Nasira ang thermostat, a-under ba ang unit? A-under pa rin po. So, di ba? Napakaano. Masira defrost timer, kaya kong pa-under rin ang unit. Masira ang heater, kaya kong pa-under rin ang unit. Masira ang thermostat, kaya ko pa rin pa-under rin ang unit. Yun nga lang, wala magko-control sa lamig. Kasi yung thermostat is nagko-control sa lamig. So, lahat ng advantage nasa kanya. Available? Yes. Run without PCB? Yes. Parts for modification na kailangan, wala. Okay? Ngayon, yung energy consumption, ibang usapan. Pero gaya nga nasabi ko, lahat po ng mga manufacturer ngayon o yung mga brand, meron na silang tinatawag na grade A or less consumption, energy consumption, yung mga dinidesign nila. Kahit nga yung mga electric cooker, tsaka yung electric oven, electric, yung mga microwave, nakadesign na po yan ng less consumption. Kasi nga, yan yung nilalaban nila sa market. So, kasi malaki, tsaka na mamoblema na nga tayo sa kuryente, so nagde-design talaga sila ng mababa na ang kuryente, parang sasakyan at mga motorsiklo, di ba? Naglalabas sila ng less gas consumption, yan na po yun. So ganun din sa mga appliances, pero kita mo naman yung difference ng tatlo, malaki po talaga. Kaya kung mamimili po kayo, pag uusapan natin, no pros, dito pa rin ako sa defrost timer type. Bakit? Yun lang. Lahat ng kasi ng availability niya, nasa kanya, lahat ng advantage na kasa kanya. Wala akong makitang disadvantage kung sila yung pag-uusapan natin. Hindi natin i-consider yung design, hindi natin i-consider na dahil sa loob may ice maker, hindi po. Ang ipinag-uusapan lang natin is less yung pinaka-gastos mo. Okay po. Kasi kung pag-uusapan natin ang design side by side, yung mga double door na ano, eh wala naman kasi yung double door na defrost timer type. So, wala ka na magagawa. Kunin mo PCB non-inverter type. At least magka-problema, kaya natin gawa ng paraan ng mabilis. Kumpara mo dito, hindi ko talaga magagawa ng paraan ng mabilis to unless magpapalit ako ng thermostat. Pero dito, pwede kong gawin papunta rito. O kaya yan, universal PCB lang. Diba? O kahit thermostat lang. Pag hindi ko nagawa yung PCB. Pero eto, hanggat hindi nagagawa yung PCB at wala na masolusyonan, papalit ka ng bago, or kung gusto mo i-conversion, papalitan mo rin yung compressor. Okay po, sana po nagkaroon kayo ng konting idea. Etong sineshare ko, para at least bago ka talaga bumili ng appliances na gusto mo, hindi ko po sinisiraan yung mga bawat brand, o hindi ko rin naman sinasabing huwag mong bibili yung ganitong klase. Ang pinag-uusapan lang po natin is comparison nila at saan ka makakatipid in the long run. Okay po, pero sabi ko nga sa inyo, pag si inverter type, binaligtad ang warranty, halimbawa 10 years warranty sa PCB, kunin mo po siya. Pero pag ang sinabi niya 10 years sa compressor, ibang usapan po yon. Matibay talaga ang compressor kung ako tatanungin nyo. Pero pag-uusapan natin, pag sinabi niya PCB, kunin mo po siya. Kahit po dito sa non-inverter, kung may magbibigay sa iyo ng 10 years warranty. Kasi napapansin nyo, di ba pag bumili ka ng unit, may naka-display
10 years warranty. Tapos, ang laki nung 10 years. Talagang nakalagay ganun. Yan, 10 years. Pasensya na kayo sa sulat ko. Diba? Warranty. Nakalagay yan, malaki. Sorry. Diba? Yan yan. Nakalagay 10 years. Talagang nilakihan pa yung 10 years. Pero, may ganun. Tapos, in compressor only. O, yun lang. So, ang laki ng 10 years warranty, pero ito lang pala yun. Na ikaw naman, minsan, totoo, marami po, na-experience ko yun. Bumibili na unit 10 years warranty daw, pero hindi binasa to. Yung nasa ilalim. Okay po, kung may magbibigay ng warranty ng 10 years sa PCB, kunin nyo po si PCB type. Kahit po ano yan, basta PCB type. Okay po, maraming maraming salamat. Sa susunod na vlog ko po, pakiabangan na lang. At ako'y magpapaalam na ingat po tayo sa COVID, lalo-lalo na dyan sa Pilipinas. Ako nasa abroad, medyo COVID pa rin. Sana makauwi na kami next year para makapagpakasyon. Thank you guys!